Hello, fire signs. I hope you're doing well, and this is your daily message for November 10. And please check the timestamps po on the description box para mahanap niyo po agad ang inyong reading. And this is for the collective po as always, so this is not going to resonate with everyone. Just take what resonates po. And maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell po para updated kayo sa mga readings. Thank you. So, see you po sa reading ninyo. Hello, Aries. So, Aries, this is your daily message for November 10. Tignan natin kung ano yung messages for you. And Aries, maraming salamat po sa inyong mga heartwarming comments. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. I truly appreciate it. And nawa'y lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking dasal para sa inyong lahat. So Aries, yung message ninyo for today is the Five of Emotions. So Aries, I feel like merong pinagdadaanan emotionally, no? Maaring ang iba sa inyo ay nasaktan ang inyong kalooban. This could be frustration, this could be dissatisfaction, this could be emotional pain na dinulot ng ibang tao para sa inyo. And I really feel na hanggang ngayon naramdam nyo kung ano yung nagawang mali sa inyo, or maaaring na-disappoint kayo dito by other people. And parang ano pa kayo dito, hindi pa kayo nakaka-move on from that. And I'm also feeling here that merong hihingi sa inyo ng forgiveness. Someone is going to reach out to you para humingi ng tawad. So kung sino man yung nakasakit ng iyong damdamin, I feel that lalapit siya sa'yo ngayon para humingi ng iyong kapatawaran. And I really feel din dito na ang gustong iparating din sa iyo ng mensaheng ito, if you are ready, no? If ready ka na din, handa na din ang puso mo, ang kalooban mo na magpatawad ng ibang tao, ng mga taong nakasakit sa iyo, do so, mag-forgive ka na. And also don't forget to forgive yourself as well for being harsh or being hard on yourself as well, diba? Kasi by holding on to the emotional pain, to the grudges, to the emotional baggages then by holding on to that sa inyong kalooban, yung parang pinahirapan nyo din ang inyong sarili in a way, diba? Yung parang napunish nyo din ang inyong sarili in a way dahil hinayaan nyo na patuloy kayong masaktan, no? Ng ibang tao. Dahil kinip ninyo yung mga sakit ng yung damdamin sa inyong kalooban. So I really feel dito na kapag nakapag-forgive ka na doon sa mga taong nagkamali sa iyo, nakasakit sa iyo, and you forgive yourself as well. Ito na yung simula, no, ng pag-move forward mo sa iyong buhay. Ito na yung simula ng pagyakap mo para sa panibagong simula ng mas masaya, ng mas peaceful, at merong harmony with other people dito. So maaaring yung forgiveness na ito na maaari ninyong ibigay sa inyong sarili or ibigay ninyo doon sa mga taong nakasakit sa iyo would be the start ng iyong pag-move on sa buhay mo. And that is going to be a very good start para masaya ka na uli, para lumakad ka na uli doon sa buhay na walang mga burden sa kalooban, sa inyong balikat. And masaya lang, no? Masaya lang. So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading nito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, this is going to be your daily message for November 10th. And Leo, maraming salamat po sa inyong mga heartwarming comments. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. I truly appreciate it. And nawa'y lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Leo. So yung message ninyo
For today is the Ace of Abundance. Napakaganda, napakasaya lang ng Kerubin dito, 'di ba? Excited ang pakiramdam niya. 'Yun ang dating ng image na ito. So this is a very beautiful energy for you, Leo, because this brings a new beginning sa inyong buhay, lalong-lalo na sa inyong kaperahan. So this could be the start of a continuous financial flow sa inyo. Kung meron kayong mga financial setbacks, this card signifies na you are leaving that setbacks behind you, and because you are ready to start a new beginning in your finances. I feel like kung meron kayong mga pinaplano na maaring maging source of income ninyo, maaring meron kayong pinaplanong isang pagtatayo ng negosyo, maaring ganun, or you know, anything na pagkakakitaan ninyo, I feel that ito na yung simula, no, na gagawin nyo na yung first step or yung initial step para maisakatuparan nyo na yan kung ano man yung source of income na yan na pwede nyong nasimulan. Kung ano man yung source of income na yan na gusto nyong simulan. Help is coming your way, Leo, from other people as well. Maaring kung kinakailangan mo ng pera dito para masimulan ang proyekto na yan, or mga tulong ng ibang tao, or maybe an additional idea or additional input from other people, they are coming in para matulungan ka na simulan mo na yan kung ano man yung source of income na yan, and which I really feel is maaring negosyo yan. So this energy also signifies windfall, no? So maaring that could be a windfall of money, that could be in the form of resources, that could be in a form of assistance. Depende sa inyong pangangailangan, but a windfall, you know, in different forms may come in sa buhay ninyo. So, speaking of windfall, na maaaring it could be in the form of money, no? Maaaring this is a gift, no? A gift of money, maaaring dumating sa inyo yan. Maaaring yan ay inheritance, maaaring merong parating sa inyo na which you don't know, which you don't have any idea dito, but maaaring merong magpapamana sa iyo ng a big chunk of money. It could be savings sa banko, no? Or maybe there is a big property that has a huge face value talaga. So, napag kinonvert mo yan sa pera, talagang malaki ang magiging amount niyan. So, I'm also getting that for some of you. Ang iba naman sa inyo, maaaring you are going to sign a contract dito. Maaaring bagong kontrata yan ng negosyo. Maaaring merong business partnership dito na inyong papasukin. Maaring this is a new job na napapasukan ninyo, maaring nakaka-hire nyo lang sa bagong trabaho, or maybe kaka-promote nyo lang din sa inyong trabaho. So, maaring ngayon, around this time, kayo magpipirma ng iyong kontrata dyan. And I'm also getting that some of you are signing a contract para sa isang building, no? Maaring yan ay isang office space ninyo, or maaring space para sa iyong negosyo. So this is the start, no? This is the start of your financial abundance. This is the start of your material success. Kung anumang venture meron kayo ngayon, kung anong endeavor man yan na inyong sisimulan, I'm pretty sure that that is going to lead you to your financial success, because maaring mabagal muna ang pagsimula ng endeavor na ito, but then, you know, that is the start, you know, of your financial gain. So, Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius. This is your daily message for November 10. And, Sag, maraming salamat po sa inyong mga heartwarming comments. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. I truly appreciate that. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking dasal para sa inyong lahat, Sag.
So, yung message ninyo for today is the Three of Emotion. Napakaganda. Tignan mo yung mga kerubin dyan. Nagsasaya. They're just having fun. You know, they're just chilling. And I really feel that that is what is going to happen to most of you, Sagittarius. That is how you're going to feel around this time. Masaya lang, chillin lang, coming together of friends and family ito. Maaring meron kayong reunion na pupuntahan. Maaring you are hosting that reunion party with your family or with your friends or with your colleagues, no? So, isang masayang pagtitipon ang magaganap. So there is also a celebration energy dito. So maaring meron ditong announcement ng engagement, ng pagbubuntis. Maaring meron ditong announcement na merong ikakasal or merong gender reveal party dito na magaganap. So parang ano to, party time, kumbaga, for most of you dito, Sag, for different reasons, depende sa inyong sitwasyon. I'm also getting that there is a going to be a birthday party then nagaganapin para sa iba sa inyo dito. There are some celebration dito, pagtitipon din ng community, no? Maaring member ka ng isang organization and merong pagtitipon kayong gaganapin, isang masayang pagtitipon. So I really feel that there is a celebration din dyan sa inyong grupo. I'm also picking up here na there is a celebration of someone or maaring pamilya to, no, na for welcoming the new baby in the family. So maaring merong bagong panganak dyan and there is a Thanksgiving party na gaganapin. So such, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.